Isang mapagpala at magandang hapon po sa ating lahat, sa lahat po ng ating po mga kapatid sa May Kawayan Pilgrim Bible Baptist Church. At sa orsa po na ito, hindi na po tayo magtatagal at tayo pindadako na po sa salita po ng ating Panginoon. So ating pumbuksan ang ating mga Biblia sa Deuteronomy chapter 31 verse 6. Isang talata po ang ating pagbubulay-bulayan sa hapon po na ito. Ano po? At kanina, ang ganda po ng mensahe sa ating pong Sunday morning service kung saan po tinalakay natin yung pong mensahe ng pagkabuhay ng magmuli ng ating pong Panginoong Jesucristo. So ngayon pong hapon na ito, pag-aaralan po natin itong talatang Deuteronomy 31:6 na magsisilbi pong encouragement, magsisilbing comfort, magsisilbing kagalakan at kapayapaan sa atin sa mga panahon po na ito. Ang sabi po ng Deuteronomy 31:6 is, "Be strong and of a good courage. Fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, He it is that doth go with thee, He will not fail thee, nor forsake thee." Tayo po manalangin, dakilang Diyos, samahan po kami sa aming pag-aaral sa hapon na ito. Nawa po ang inyong banal na salita lamang ang siyang maitaas sa hapon po na ito. At nawa po ang banal na Espiritu po ang magbigay sa amin ng karunungan at pangunawa na amin pong maitindihan ang inyong pong salita. Sawayin mo ang gawa na kaaway ng mga kahadlang po sa amin pong pakikinig. At nawa po maiukol po namin ang aming atensyon, ang aming puso, ang aming isipan sa inyong dakilang salita lamang, Panginoon. Salamat po at maging pagpapala po ang mensahe na to even po sa aming mga manunood. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po. So yan po ang ating pong binasa sa Deuteronomy 31:6. At ang mensahe po na ating pong pag-aaralan sa hapon po na ito na nakita ko po sa verse na ito ay nanggaling din po yung title. Okay, dito po sa talatang ito. So, ang pamagat po ng mensahe natin ngayong hapon is "The Lord thy God." Ano po? "The Lord thy God." So, ating pag-aralan, ano po ba ang katangian po ng ating Diyos? Ano po? Na magsisilbing pag-aaralan natin ang kanyang mga katangian na magsisilbing pagpapala po sa atin sa araw-araw ng ating buhay, lalo na po ngayon na tayo po extended yung ating pong quarantine period, mga kapatid. So, sabi ko nga po, hindi po naka-quarantine ang salita ng Diyos. Maaring ang physical na katawan po natin ay naka-quarantine, pero hindi po, mga kapatid, ang salita po ng Diyos na patuloy na ibinabahagi sa mga tao, patuloy na nagdadala ng mabuting salita, mabuting mensahe sa ating pong buhay. So, sino po ba ang ating Diyos? Our God is what we call in Hebrew, Elohim, that talks about His power and might. He is the Almighty God. Siya po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, the supreme being. The Lord exists because He exists. Ano po? It's because of His will to exist. So, the Lord is not dependent on His creation and He is outside of creation because He is the Creator. Ano po? Siya po ang supreme being. Siya po ang lumalang ng lahat ng bagay sa langit at sa mundo, mga kapatid. Our God is one God. We Bible Baptist believers, we believe in one God with three distinct persons. Okay? Ibig sabihin po, okay, the Father, the Son, and the Holy Ghost, lahat po sila ay Diyos, pero one God. One God with three distinct persons, meaning meron silang kanya-kanyang roles and ministries, the triune God. Ano po? So yan po ang katangian ng ating Diyos. The Father is God, the Lord Jesus Christ is God, and the Holy Spirit is God. At ito pong three distinct persons, ito po ay one God. Kaya nga po, para malaman natin, simple logic, mga kapatid, hindi po addition. Hindi po tayo yung tinatawag na tritheistic, but we believe in Trinity. One God with three distinct persons. Hindi po ito 1 plus 1 plus 1, kundi 1 times 1 times 1 equals 1. So yun po ang ating Diyos, one God with three distinct persons. Ibig sabihin, equal po silang tatlong persona. Ano po? So, our God is omnipotent, our God is omnipresent, and our God is omniscient. Our God is all-powerful, omnipotent, omnipresent. He is everywhere. Ano po? Kaya nga po, wala tayong pwedeng itago sa Diyos dahil nakikita ng Diyos kahit saan po tayo dumako. And He is omniscient, He is all-knowing God. Ano po? Kaya nga, God is too wise to be mistaken. At alam po ng Diyos ang lahat ng kanyang ginagawa. Our God is immutable, He is immense, He is inscrutable,
incomprehensible and infinite. Hindi po natin kayang arukin ang iniisip ng Diyos dahil mas mataas po ang isipan ng Diyos kaysa sa atin. Mas mataas po ang kaparaanan ng Diyos kaysa po sa kaparaanan po natin. Ano po? And He is infinite. Wala pong limitasyon ng ating Diyos. Our God is unlimited. He is infinite. Tayo po mga tao, limitado lang po tayo. Pero tanda po natin ang Diyos. He is unlimited. Kaya nga po, walang imposible po sa Kanya. Ano po? Our God is sovereign. Our God is holy. Our God is just. Our God is good. Our God is wise. Our God is faithful. Our God is loving. He is gracious. And He is merciful. Ano po? Sa lahat po ng binanggit ko po dyan, dyan pa lang, busog na tayo sa mga katangian ng Diyos. Kaya nga po, lahat ng hinahanap natin sa buhay, matatagpuan po natin sa ating Diyos. Ano po? At sa lahat po ng aking binanggit dito, nagpapakita lamang na wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa Kanya. Dahil lahat po ng ating pong hinahanap sa buhay, wala po tayong kakayahan, pero ang Diyos po may kakayahan. At ang Diyos po, ang tanging may control lamang ng ating buhay at Siya lamang po ang lumalang sa atin. Tayo po'y nilalang lamang. Kaya nga po, karapat-dapat lang na ang masusunod sa ating buhay, yung lumalang po sa atin, yung nagligtas po sa atin. Ano po? Walang iba kundi ang ating Diyos, ang ating pong Panginoong Jesu Kristo. So ano po mga kapatid, ang ating pong mensahe sa hapon po na ito? The Lord thy God. So number one, ang katangian po ng Diyos na nagsisilbing blessing po sa atin sa panahon na to, number one, He is our help. Ang ating pong Diyos ang ating tunay na saklolo. Hindi po yung ina ng saklolo, because mismo si Blessed Mary nangangailangan din siya ng saklolo galing po sa ating Diyos, sa ating pong Panginoong Jesucristo. Ano po? Kaya po ang tunay na saklolo sa buhay, walang iba kundi ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Ano po? At ang sabi nga po dito, He is our help. Tingnan niyo po yung first part ng verse. Ang sabi po doon, be strong. Maging matatag tayo and of good courage. Okay? Maging malakas at matatag po tayo. Bakit po? Bakit tayo nagkakaroon po ng motivation to be strong in life? To be courageous in life? Why? Because God is our true help. Merong sasaklolo sa atin eh. Kaya nga po hindi tayo dapat kabahan. Hindi po dapat tayo magpanik or matakot, because God is our help. God is a present help in time of trouble or need. Ano po? Totoo po yan. Ano po ang sinasabi ng mga kapatid? Ha? Sinabi po yan sa Nahum 1.7. Ito po ay napaka kilalang talata, mga kapatid. Ano po? Nahum chapter 1 in verse 7. Ang sabi dyan is, the Lord is good. Given po yan, mga kapatid. The Lord is good all the time. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. Mga kapatid, may trouble po tayo ngayon. Meron pong COVID-19. Pero sabi ng Panginoon, the Lord is still good. Ano po? So, alam natin na, physically speaking, hindi po good itong COVID-19. Pero, ang mga naging advantages po nito, nung tayo pinakwarantine dito, eh, mas nagkaroon tayo ng time na magkaroon ng realization. Ano po? Na magkaroon tayo ng time na isik ang Diyos sa buhay natin. Pagbulay-bulayan po ang Kanyang salita. Manalangin po ng maningas. Ano po? Kaya inuulit ko po, ha? Doon po sa ating pong mga members, ano po, wala pong dahilan para maging busy pa tayo ngayon. Hindi natin pwede katwira na busy ako, pastor eh. Hanggang ngayon ba naman, quarantine period, busy ka pa din. Ano po, ito po ay pantapik na sa atin ng Panginoon na tayo po ay maging faithful na sa Kanya. Tayo po mga kapatid ay hanapin na natin siya sa ating buhay. Bago natin gawin ng bagay, unahin muna natin siya. Hanapin natin siya ng mukhaan. Ano po? Ating pong gawin ang Kanyang kalooban, ating pong sundin ang Kanyang salita. Yan po ang sinasabi po dito. Ano po? So, the Lord is always good. Mapa may problema man o blessing, the Lord is always good. He is good all the time. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. Alam po ng Diyos kung sino yung tunay na nananampalataya sa Kanya. Alam ng Panginoon kung sino yung genuine believer. Bakit po? Omniscient ng ating Diyos eh. Ah, hindi natin pwedeng lokohin ang Diyos natin, dahil ang Diyos po natin ay marunong sa lahat. Ano po? Hindi po siya napabibiro. At ang Panginoon po, alam niya kung totoong maligtas yan. Alam niya kung totoong nananampalataya po yan. Ano po? Kaya tayo po ay maging truthful. Ano po? Maging genuine po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ng Diyos kung sino yung tunay na nagtitiwala at naglilingkod at nananampalataya po sa Kanya. Ano po? Ano pa sinasabi po ng Psalm chapter 33 verse 20? Tingnan po natin. Psalm chapter 33 in verse 20. Ang sabi po ng talata is, our soul waited for the Lord. Di ba sabi ko nga po, the Lord is our blessed hope. Ano po?
So, siya lang po ang ating hinihintay ng ating kaluluwa. Yung pong sinasabi dito, our soul waited for the Lord. We are thirsty for Him. We are thirsty for His Word. Kaya yan po yung binanggit doon sa isa sa mga seven sayings ng Panginoon na I thirst. Tayo po ba'y nauuhaw sa gawain ng Diyos? Nauuhaw na ba tayong bumalik sa ating church building? Nauuhaw na po ba tayong manalangin? Ano po? So, ang tunay na ligtas, ang tunay na mananampalataya, nauuhaw siya sa salita po ng Diyos. Ano po? Kaya sabi diyan, He is our help and our shield. Our soul waited for the Lord. He is our help and our shield. Ang Diyos po ang ating tunay na saklolo at siya po ang ating shield laban po sa coronavirus po na ito. Poprotektahan tayo ng Panginoon. Huwag lang tayong matigas ang ulo po natin. Huwag tayong magpasaway sa protocol po ng gobyerno. Ano po? Ingatan po natin ang ating kalusugan, mga kapatid. Kakaibat po yan ng pananampalataya at pagtitiwala po sa ating pong Panginoon. So sa kanya po nang gagaling ang tunay na saklolo, tulong at yung proteksyon. Ano po? Kaya nga, our God is available all the time. Alam nyo po, ang internet namin, o yan, internet, nagpa-fluctuate po yan. Ang mga kaibigan natin, may limitasyon, busy minsan nyo, walang time. Ano po, tayo nga lang, nakakahiya sa Diyos, minsan wala tayong time sa Kanya. Ano po, dapat lang tayong mahiya pag hindi tayo nagbibigay ng time po sa Diyos po natin. Pero ang ating Diyos, bakit po nakakayang hindi maglingkod sa Diyos? Kasi ang Diyos lagi may oras po para sa atin. He is available all the time. Hindi nagpa-fluctuate yung Kanyang signal. Hindi po busy yung kanyang hotline. Ano po ba ang hotline ng Panginoon? Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Ang Diyos po natin available 24/7. Ano po? At wala po tayong ibang paghihinga ng ang saklolo. Kung may problema ka ngayong araw na ito, wala tayong ibang paglalagakan yan. Sabi nga, cast your burdens to God. Leave everything to God in prayer, mga kapatid. Ha? Kaya ang Diyos po natin, yan po ang ating pong tunay na pag-asa sa buhay. He is the great shepherd. Ano po? The source of protection, provision, and prosperity in life. Kaya nga po, tinawag siyang the great shepherd eh. Ano po? Siya po yung tunay na shepherd po nating lahat na nangangalaga po sa atin. Ang trabaho po ng sheep, ng shepherd rather, is alagaan ang kanyang tupa, pakainin, okay, at pagyamanin eh. Saan po natin matatagpuan yan? Doon sa Great Shepherd, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po natin Great Shepherd yung trabaho. Hindi natin Great Shepherd, mga kapatid, yung business. Ginagamit lang yan ng Panginoon, pero ang tunay na Great Shepherd, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Diyos na magbibigay sa atin ng tunay na protection laban sa sakit po na ito. Tunay na provision sa buhay. Ano po, yung daily needs po natin na hindi tayo hinahayaan ng Panginoon na magutom. Tulad sa land of Goshen, hindi pinababayaan ng Diyos ang kanyang mga tapat at tunay na anak. At nandun po na pagyayamanin tayo. Kaya nga sabi ng Psalm 23:1, The Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi na ako mangangailangan pa kasi bakit? Secured ako sa aking shepherd. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ako po under shepherd, pero lahat po tayo, ang ating tunay na shepherd, the true shepherd and the great shepherd is our Lord Jesus Christ. Ano po? Kaya po, ang sarap pong namnamin ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Napakabait po ng Diyos. Tayo minsan hindi tayo nagiging mabait sa Diyos. Ang Diyos po laging blessing sa atin, pero minsan hindi tayo nagiging blessing sa Diyos. Ano po? So, alam niyo po, ang Diyos natin, hindi natin kayang tawaran ng kanyang kabutihan. Kaya nga, marapat dapat lamang po na siya po ay ating pong paglingkuran, mga kapatid. Huwag po tayong maging tamad sa ating pong buhay Kristiyano. Mas lalo tayo magsumipag, mag-win tayo ng kaluluwa. O meron sa akin nag-chat na isang member natin, sabi niya, Pastor, nagising po ako doon sa mensahe po ninyo nung nakarang linggo at ngayon po ako po ay nag-share ng gospel online. That's good. Yan po ang ginagawa dapat nating mga Kristiyano, to share and to win souls. Sa Messenger, ako nagawa ko na po yan before at nagagawa ko rin po yan. Ano po, nag-share tayo through online. Sabi nga, hindi pwedeng ma-stack ang salita at gawain ng Diyos. Nagpapatuloy po yan kahit tayo po ay nandito sa enhanced community quarantine na may extension pa. Ano po? So yan, the Lord is our help. Huwag po tayong matakot, mga kapatid. Huwag tayong mabagabag because remember that our God, He is our help. Pangalawa po, mga kapatid. Ano po? He is not only our help, but our God, He is our haven. Ano po? He is our haven. The Lord thy God, He is our haven. Sabi po ng pagpapatuloy ng ating talata, sabi doon, fear not, nor be afraid of them.
Huwag tayong matakot ni magulumihanan. Ano po? Bakit po? Pag sinabi nating haven, ano po? Yan po ay kanlungan. So, our God is refuge and rock. Siya po ang ating tunay na refuge sa buhay, masasandigan po. He is our shelter. Siya po yung kanlungan. Di ba pag ikaw ay nasa loob ng bahay mo, safe ka? Kaya nga ba tayo pinag-i-stay ng gobyerno sa loob ng ating tahanan? Kasi yung safety po, nandito sa loob. Pag tayo pinabas ng labas, hindi tayo magiging safe laban po sa COVID-19. So, ganyan po ang ibig sabihin ng haven. Pag tayo po ay nasa kalooban at kamay ng Diyos po, safe po tayo. Ano po? Kaya po nga, lagi natin pinapaalalahanan, kahit sinong Kristiyano yan, matandang Kristiyano, batang Kristiyano, huwag tayong aalis po sa kalooban at kamay ng Diyos kasi nawawala yung proteksyon, nawawala po yung provision at nawawala po yung kasaganahan ng buhay. Bakit lumalayo ka sa Diyos eh? Layo ka ng layo eh. Ang Diyos, inaabot lang yung kamay niya, ikaw naman, layo ka ng layo. Huwag tayong lumayo mga kapatid, magstay po tayo sa kalooban ng Diyos. Magstay tayo doon sa haven ng ating Panginoon dahil nandoon po ang safety. Ano po? He is our shelter and stronghold in the time of storm. Yan yung sinabi sa Nahum 1:7 kanina, a stronghold in the day of trouble. Yan po ang ating Diyos. He is our haven mga kapatid. He is our hiding place. Ano po? Our fortress. Pag sinabing fortress, kahit sino sumugod sa iyong mga kalaban, hindi ka basta-basta magagapi kasi safe ka doon sa fortress. At yan po mga kapatid ang ating Diyos. Isa po siyang matibay na sandigan, matibay po na shield laban sa lahat po ng mga adversaries natin sa buhay. Ano po? He is our hiding place, our fortress against diseases, destruction, and desolation. He is our fortress against diseases, destruction, and desolation. Iilalayo tayo ng Panginoon sa devourer. Meron pa palang isang letter D, devourer. Pag tayo po ay nasa kalooban ng Diyos, pag tayo po ay sumusunod sa Diyos, ano po? Kaya maging faithful po tayo sa Kanya, huwag po tayo manlamig. Ano po? Huwag tayo magmalaki sa Diyos. Ha? Wala po tayo pwedeng ipagmalaki sa Kanya. Kahit anong gawin mo, wala kang magagawa sa buhay mo dahil ang Diyos lamang po ang ating kailangan upang tayo po ay magkaroon ng victorious life. Ano po? So, there is safety and satisfaction in the hands of God. Kaya alam niyo po, tingnan niyo, yung po mga tapat na mananampalataya kahit may ganitong crisis, sila po ay satisfied. Ano po? Merong contentment. Meron pong tinatawag na peace of mind, peace of heart. Meron pong joy sa puso. Meron pong strength of the Lord. Yan po ang binibigay ng Panginoon sa mga faithful. Ha? Sino po yung madaling mag-alala? Yung mga unfaithful eh. Ha? Yung mga hindi po nananampalataya sa ating Diyos, hindi naglilingkod. Yan po yung madaling tamaan ng depression, madaling tamaan ng discouragement. Kasi bakit po? Malayo sila sa Panginoon eh. Pero pag ikay nasa Panginoon, meron kang kapayapaan ng puso. Kaya huwag tayong aalis, huwag tayong lalayo. Ano po? Doon sa kamay ng Diyos, yan po yung ating haven. The hands of God is our haven. Ano po? Kaya, ang ating Diyos, ang ating lamang pong masasandigan sa mga oras na ito. Siya po ang shelter. Huwag tayong aalis sa shelter, mga kapatid. Huwag aalis po sa kamay ng Diyos para po lagi tayong maingatan at mapagpala. Ano po? Kaya ang ating Diyos, He is our haven in life. Ha? Stay, mga kapatid. Magstay tayo sa kalooban ng Diyos. Ano po? Ang the dangerous place sa buhay ay yung nasa labas ka ng kalooban ng Diyos. Pero the safest place sa buhay ay nandoon ka sa kamay at sa kalooban ng Diyos. Ano po? Pangatlong bagay po. Ano pa po ang katangian ng ating pong Diyos sa kapanahunan po na ito? Number 3, the Lord thy God, He is our healer. Another letter H, the Lord thy God, number 3, He is our healer. Siya po ang tunay nating manggagamot. Siya po ang tunay na nagbibigay ng mabuting kalusugan. Siya po ay tinatawag na Jehovah Rapha. Ano po? Jehovah Rapha, it means He is our great healer. Ano pong sabi ng Psalm 103, verse 3? Ano po? Buksan po natin ating mga Biblia, mga kapatid. Psalm 103, verse 3. Ang sabi ng talata, Who forgiveth all thine iniquities? Who healeth all thy diseases? Ibig sabihin, mga kapatid, lahat ng sakit po kayang pagalingin ng Diyos. Hindi po yung faith healer, ha? Yung mga naglalabasan dyan ng mga faith healer, fake po yun. Fake healer po yun. Kasi isa lang ang tunay na healer. Walang iba kundi ang ating Diyos. Ano po? Ha? He is our great and the true healer. At wala pong imposible sa Diyos. Kahit anong karamdaman, kayang pagalingin po ng Diyos. He is our real doctor, the source of good health
and protection against any diseases. Mga kapatid, ang Diyos po natin, ha? Siya po ang tunay nating doktor, siya po ang nagbibigay ng maganda at mabuting kalusugan sa atin laban po sa mga sakit at mga pestilences po na ito, and protection against any diseases. Ano po? Sabi ko nga po, itong COVID-19 na ito, hindi po ito galing sa Diyos, ito po'y kagagawan ng tao. Pero hinayaan nga po ng Diyos na mangyari ito upang mayroong iparealize sa ating mga tao na sa Kanya lamang po tayo tatawag at sa Kanya lang po tayo maglilingkod. Ano po? Ano pong sabi ng Deuteronomy 7:15? Deuteronomy chapter 7 verse 15. Ano po? Sabi ng talata is, "And the Lord will take away from thee all sickness." Amen ba? Ano po? Pag tayo po itapat sa Diyos at nag-iingat po tayo, aalisin ng Diyos lahat ng karamdaman. Ano po? "And will put none of the evil diseases of Egypt." Yung COVID-19, ha? Evil diseases of Egypt yan. Evil diseases of world yan. Evil diseases of world yan, mga kapatid. Because Egypt talks about the world. So, nanggaling po sa karumihan ng mundo, yan pong COVID-19 na yan. Pero sabi ng Diyos, and will put none of the evil diseases of Egypt, which thou knowest upon thee, but will lay them upon all them that hate thee. Kaya po mga kapatid, iingatan tayo ng Panginoon. Ano po? Siya po ang tunay nating manggagamot. He healed our sickness. Lahat po ng diseases sa buhay. Ngayon mga kapatid, hindi lamang po yung physical na sakit ang kaya pong gamutin ng Panginoon, bagkus kaya din po niyang pagalingin lahat ng may mga kabigatan, lahat po ng mga sugatang puso at spirito. He healed the broken in spirit, those who are distressed, depressed, and discouraged. Kaya ngayong hapon mga kapatid, kung ikaw ay distressed, ikaw ay nadidepress, ikaw ay discouraged sa buhay, lumapit ka sa Diyos, manalangin ka sa Kanya, magbasa ka ng Kanyang salita, ha? Tanggapin mo siya sa puso mo kung di mo pa siya tinatanggap sa puso mo, at yan po ang tunay na lunas, yan po ang tunay na antidote o yung magiging gamot natin mga kapatid laban po sa panghihina ng buhay. Ano po, sabi nga po, ang Diyos ang doktor, ang salita ng Diyos ang gamot at panalangin. At kami mga pastor, kami po yung nurse na nagdi-deliver po nung pong gamot na nireseta ng ating pong tunay na doktor. Walang iba kundi ang ating Diyos. Anong sabi ng Psalm 147 verse 3? Tingnan po natin, Psalm 147 verse 3. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Ang sabi is Psalm 147 verse 3. Ang ganda po ng talata. Namnamin po ninyo mga kapatid. Ang sabi po dito, "He healed the broken in heart." Broken-hearted ka ngayon, dahil sa love life ba yan, o dahil po meron kang kabigatan sa puso mo, sabi dyan, "He healed the broken in heart." Ano po? "And bindeth up their wounds." Ang tunay po na nananahin ang ating sugat ang puso. Ang tunay po na nagbibigay po ng lunas. Ano po? Sa ating pong kalungkutan at depression at mga discouragement sa buhay, walang iba kundi ang ating Diyos. "He healeth the broken in spirit and bindeth up their wounds." Kaya po ang Diyos natin, He is the great healer. Kaya kung may karamdaman ka ngayong hapon, if you want good health, lumapit tayo sa Diyos, mga kapatid. At Siya lamang po ang tunay na magbibigay sa atin ng mabuting kalusugan. So the Lord thy God, He is our great healer. Yan po mga kapatid. So dadako na po tayo sa ating pong point number 4. Ano po? Ano po ang katangian pa ng ating pong Panginoong Hesukristo? So the Lord thy God, He is our headmaster. Ano po? The Lord thy God, number 4, He is our headmaster. Ano po ba ibig sabihin ng headmaster? Siya po yung ating tunay na guro. Siya po yung tunay nating guide sa buhay. Sabi nga nung talata natin, "He it is that doth go with thee." Alam niyo po, ang Diyos natin, igagayt tayo kahit saan tayo magpunta, basta tayo po nasa loob ng Kanyang kalooban. Nasa loob po tayo ng Kanyang salita. Sabi nga po, He is our guide. He is the head of the Ecclesia, the Lord Jesus Christ. Ha? He is the head and founder of the New Testament Church or Ecclesia. He is the founder of the Baptist Church. At he must be the head of our lives, mga kapatid. He is the master. He must be the king. He must be the Lord of our lives. He must be the master and guide of your design. O yung plano natin sa buhay, ano po? Decisions and doings in life. Mga kapatid, nawa po, ha? Paalala ko po ito sa ating lahat. Sa lahat po ng ating plano, design. Nagdi-design po tayo ng mga plano sa buhay natin, ng business po natin, ng karir natin. I-consider muna po natin at dapat masunod po sa buhay natin ang disenyo at plano po ng Diyos. Hindi po yung plano natin. Kasi ang plano natin po nag-fail.
Pero po ang plano at disenyo ng Diyos, yan po ay perfect. Ano po, yan po ang makabubuti at siguradong tamang-tama po para sa atin. Sa bawat desisyon at gagawin natin sa buhay, ano po, huwag po nating unahin ang sarili natin, huwag nating susundin yung sarili natin, kundi sundin po natin yung plano ng Diyos sa buhay natin upang huwag po tayong mapahamak. Ano po? Sabi nga po, ideas, insights, and instructions come from the teacher. Di ba mga kapatid, ito ha, pag ikaw ay teacher, ang estudyante may insight. Ano po? Meron silang tinatawag po na ideas. Pero lahat ng ideas, insights, at yung pinaka-importante yung instruction, sa teacher lang po nanggagaling yan. Never pong nanggaling sa estudyante ang instruction. Ano po? Wala pong school na nakita ko, sa 9 years ako nagturo, wala pong estudyante na nagbibigay ng instruction. Ang nagbibigay ng instruction sa mga estudyante, walang iba kundi ang teacher. Kaya po ibig sabihin, mga kapatid, ha? Yung pong instruction nang gagaling po sa Diyos, ano po yun? Yung will. Ano po? Ha? Yung way nang gagaling po lahat yan sa Diyos. Tingnan nyo sa school, kapag pag hindi mo sinunod ang instruction sa'yo ng teacher mo, ano mangyayari? Babagsak ka. Diba? Tama ba ako? O, ano mangyayari? Kahit alam mo yung tamang sagot, babagsak ka sa exam pag hindi mo sinunod yung instruction niya at hindi ka papasa at hindi ka gagraduate. Ganon din sa buhay Kristiyano. Ano po, pag hindi natin sinunod yung instruction ng Panginoon sa atin, papapahamak po tayo. We will be in danger, mga kapatid. Ha? Kasi bakit? Sinusunod natin gusto natin eh. Kapag ang estudyante, sinunod niya yung gusto niya, eh hindi po siya magtatagumpay sa buhay. Mapapahamak siya. Ano po, ganon din sa anak. Pag hindi mo sinunod ang instruction ng magulang mo at o hindi mo sinunod ang inuutos ng magulang mo, mapapahamak ka eh. Ha? Kaya sa ating din pong buhay Kristiyano, mga kapatid, mapapahamak po tayo pag hindi tayo sumusunod dun sa instruction. Ano po yung instruction? Yung will, kalooban po ng Diyos. Ano po yung instruction? Yung banal na kasulatan. Ito pong Bible ang instruction po ng ating pong Panginoon. Ano po, na dapat nating sundin at i-apply po sa ating pong buhay. Ano po? Because remember, our real teacher is the Holy Spirit. Di ba siya nga po yung nagbibigay sa atin ng remembrance upang matandaan natin lahat ng bagay? Bakit po natin nauunawaan ang mensahe ng Panginoon? Bakit po natin nauunawaan ang mensahe, ang Bible, mga kapatid, kahit po King James Version po tayo? Because the Holy Spirit is our real teacher. Siya po ang nagbibigay sa atin ng tunay na karunungan at siya rin po ang nagbibigay sa atin ng tunay na pangunawa upang ma-i-apply po natin sa buhay natin ang salita ng Diyos. Kaya po kaakibat ng pag-meditate sa salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng spirit-filled life. Excellent spirit. Why? Because the Holy Spirit po is working in our lives, mga kapatid. So the Word of God will teach us everything we need to know and understand for us to be wise. Ang tunay po na wise, mga kapatid, yung pong nag-aaral ng salita ng Diyos. Ano po? Hindi po yung nag-aaral ka sa Harvard. Yes, matalino ka, pero ang tunay na wise, ha? Hindi yung nag-aaral sa, hindi lang yung basta nag-aaral sa universities. Hindi po yung mga philosophy sa college. Ang tunay na wisdom, mga kapatid. Ano po? Kundi yung wisdom na nanggagaling po sa salita ng Diyos. Kaya ikaw, kahit nag-aral ka pa sa pinakamagandang university, kahit nag-masteral ka pa, nag-doctorate degree ka pa, ha? Kung hindi ka naman nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, walang kwenta yung talino mo. Bakit po? Ang tunay na kinikilala ng Diyos na katalinuhan, yung katalinuhan na galing po sa Biblia. Kaya maganda na ikaw ay marami ka ng tinapos sa kolehiyo, ano po, ha? Nagbabasa ka pa at nag-aaral ka pa po ng salita ng Diyos. Kasi bakit po? Yan po ang tunay nating wisdom sa buhay. Pag tayo po ay equipped ng salita ng Diyos, hinding-hindi po tayo mapapahamak, hinding-hindi po tayo pababayaan po ng Diyos. Ano po? At nandun po na hindi tayo basta-basta matetempo ng kaaway, hindi po tayo basta madadaya po ng sanlibutan, hindi po tayo basta mahahatak ng tinatawag na worldliness. Actually nga po, wala nga world na hatak eh. Hindi naman tayo nahahatak ng kamunduhan eh, kundi tayo yung nag-give in doon eh. It's our own decision. Sabi nga, life is a matter of choice. Huwag natin lagi sinisisi sa Diablo. Pag ikaw natukso, Diablo. Pag ikaw gumawa ng kasalanan, Diablo ka agad sinisisi. Walang ibang dapat sisihin kundi tayo. Kasi ang Diablo, kahit manukso yan, kung hindi ka magpapatukso, hindi naman tayo magkakasala eh. Ano po? So tayo po ang naggagawa ng decision sa buhay natin. Hindi po tayo ginamang robot ng Diyos. Binigyan tayo niya tayo ng utak. Binigyan niya tayo ng will to decide for our life. Pero nawa po, when we decide sa ating buhay, ang susundin natin yung kalooban, ha? Yung pong desisyon at instruction ng Panginoon po sa ating buhay. Kaya po, our God is our head master. Ano po, siya po ang ating tunay na guro,
Siya po ang tunay na guide natin po sa buhay natin. Kaya nawa po, bago tayo gumawa ng move, ha, i-consider po natin yung pong kalooban at instruction ng Diyos sa buhay natin, ha. Huwag po yung magpe-pray ka after mong ginawa yung gusto mong gawin. Unahin muna natin mag-pray. Ano po? Bago tayo gumawa ng anumang desisyon sa buhay po natin. Kaya minsan nagfe-fail po tayo. Kasi ano pong ginagawa natin? Nag-decide muna tayo bago mag-pray. O, nag-decide ka agad mag-business, saka mo ipag-pray ngayon. Mali. Mag-pray ka muna. Ha? Lord, ano po bang ang business na dapat ko pong gawin? O, konsultahin muna natin ng Diyos. Hindi yung nag-decide ka na para sa sarili mo, tsaka ngayon ipag-pray mo sa Diyos. Lord, sana po mag-work yung aking pong business na ginawa o yung aking pong career na pinili. Mali po. Unahin muna po nating manalangin para po yung ibibigay sa kalooban ng Diyos, smooth. Hindi po nagkakaroon ng mga aberya. Kasi bakit po? Pag tayo po ang nasusunod sa buhay natin, nagkaka-aberya po. Pero pag ang Diyos po ang nasusunod at yung kanyang kalooban ng ating hiningi, mga kapatid, at sinunod sa buhay natin, wala pong aberya. Nagiging maganda, peaceful, and smooth po yung pong movement ng mga bagay-bagay po sa ating buhay. Ano po? Kaya ating po i-consider lagi at tatandaan that the Lord thy God, He is our head master. At last po, number 5. Ano po? Hindi na po natin pinagtatagal. Dahil po ako po yung pastor na hindi po ako pala kwento. Ano po? Wala po akong panahon para sa kwento. Kasi ang sabi ng Diyos, ang bilin ng Panginoon kay Timothy, preach the word. Kaya po ako hanggat maaari, wala po akong basta kwento. Ang dinideliver ko po sa inyo, yung pong salita ng Diyos. Bakit po? Hindi naman ako mabibless sa kwento eh. Nabibless ako doon sa salita po ng Diyos na ipinipreach. Ano po? Kaya number 5, the Lord thy God, He is our hope. Another letter H, He is our hope. Diba? Una po, He is our help. Number 2, He is our haven. Number 3, He is our healer. Number 4, He is our headmaster. And number 5, last, He is our hope. Ang Diyos po ang ating tunay at dakilang pag-asa. Tingnan niyo sabi ng last part ng verse. He will not fail thee, the Lord thy God, He will not fail thee nor forsake thee. Hindi po tayo i-fail ng Panginoon, hindi tayo papabayaan ng Diyos. Yan po ang pag-asa natin mga kapatid ngayon. Kaya may pag-asa sa buhay kapatid, may pag-asa laban po sa COVID-19 because hindi tayo iiwanan ni pababayaan po ng Diyos. May pag-asa po, huwag tayo matakot sa provision, may pag-asa ang Diyos po ang ating Jehovah Jireh. He will provide mga kapatid. Ano po? Kaya nga sabi nga po, this is one of God's promises for His faithful children, yung pag-asa. May pag-asa po sa Diyos, kaya lagi tayong magtapat po sa Kanya. Ano po? He is a loving Father to all of us. He is our blessed and lively hope. Sino po yun? The Lord Jesus Christ. And He is the source of comfort, peace, and joy in life. Sino po yun? The Holy Spirit. One God with three distinct persons. Ano po? The Holy Spirit, He is God. The Lord Jesus Christ, He is God. The Father, He is God, mga kapatid. So, yung the triune God, siya po yung nagbibigay sa atin ng tunay na pag-asa at lahat ng ating pangangailangan sa buhay ay ibibigay po ng ating Diyos. Ano po? Siya po yung ating dakila at pinagpalang pag-asa. Kaya alam ko po, iba sa atin, nagugulumihanan, kinakabahan. Normal po yan, pero huwag tayong mamuhay po doon. Huwag tayong magtambay doon sa mga bagay na yon. Why? Because ang tunay pong namananampalataya, ano po, hindi tayo mananaig. Hindi tayo mag-i-stay doon po sa pagkatakot. Why? Because ang sabi ng Bible, for God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Mga kapatid, ang Diyos po ang ating pag-asa sa buhay. Kaibigan, ang Diyos ang pag-asa mo sa buhay. Alam mo, maaaring maligtas ka nga sa COVID-19, pero hindi naman ligtas ang kaluluwa mo. Sa impyerno ka pupunta. Ayaw ng Diyos na maranasan mo yan. Ayaw ng Diyos na mapunta ka ng impyerno. Mahal ka ng Diyos. Ha? Itong Holy Week po na ito, kaya po namatay ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo para sa ikaliligtas nating lahat. Mahal ka ng Diyos. Kaya kung ngayong hapon, hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon sa buhay mo, hindi mo alam kung saan pupunta ang kaluluwa mo pag binawian ka ng buhay. Alam mo, maganda na secured ka na sa COVID-19, secured pa yung kaluluwa mo pag binawian ka ng buhay. Alam niyo, ang daming namatay sa COVID-19. Hindi natin alam kung sila ba may Kristo sa puso. Kung sila po ay hindi tumanggap, ang sabi ng Bible, sa impyerno sila pupunta. Pero kung sila tumanggap sa Panginoon, langit ang kanilang uuwian. Kaya ikaw, kaibigan, kung hindi mo pa alam kung saan pupunta ang kaluluwa mo ngayong hapon na ito, tanggapin mo ang Panginoon sa puso mo. Pagsisihan mo na ikaw ay nakagawa ng kasalanan sa Diyos, aminin mo na makasalanan ka, manampalataya ka sa ating Panginoon bilang sariling tagapagligtas at papasukin mo siya sa buhay mo bilang Panginoon
at sariling tagapagligtas. Kaya sa oras na ito, anya niya kita kaibigan. Ano? Kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon sa buhay mo, tanggapin mo siya. At kung gusto mo maligtas at makatiyak na kaligtasan mo ngayong hapon na ito, sundan mo yung panalangin ididikta ko sa iyo. Ha? Pumikit ka, ariin mo panalangin mo ito, ididikta ko lamang sa iyo, sundan mo yung panalangin ko. Ha? Magsimula tayo. Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako ay isang makasalanan. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng kasalanan ng aking nagawa. Panginoong Jesucristo, linisin niyo po ako ng banal na dugo na iyong pinaago sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Panginoong Jesus, tulad po ng isang magnanakaw sa katabi ng Panginoon, ako po'y nananampalataya sa inyo. Bilang Panginoon at sariling tagapagligtas na namatay, inilibing at nabuhay magmuli para sa aking kaligtasan. Panginoong Jesus, binubuksan ko po ang pintuan ng aking puso at tinatanggap po kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Pumasok ka po sa aking puso. Pumasok ka po sa aking buhay. Baguhin mo po ito. Salamat po sa kaligtasang walang bayan. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Ito pong aking dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, kung sumunod ka sa panalangin, ikaw ay nagkaroon ng kaligtasan ngayong hapon na ito. Sabi ng John 1:12, "But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name." Kaibigan, naging anak ka ng Diyos. Lahat ng tao nilalang ng Diyos, pero hindi lahat anak ng Diyos. Ang binibigyan lamang ng kapangyarihan maging anak ng Diyos ay lahat ng tumanggap sa Kanya at sumampalataya bilang tagapagligtas. At ngayong hapon, dahil tinanggap mo siya sa iyong puso bilang sariling tagapagligtas, ikaw ay anak na ng Diyos. At pangalawa, nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sabi sa John 10:28, "And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand." Binigyan ka ng buhay na walang hanggan ng Diyos. Kaya, meron ka ng tunay na pag-asa na sinasabi sa point number 5 natin. Meron ng tunay na pag-asa ang buhay mo na anytime you die, sa langit pupunta ang iyong kaluluwa. Kaya sa ating pag-aaral sa hapon po na ito, He is our hope. Ano po matututunan natin mga kapatid at mga kaibigan ko? Let the Almighty God be the Lord and God of our lives. Ulitin ko po, let the Almighty God be the Lord and God of our lives. Sa Tagalog po, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang dapat pong maging Panginoon at Diyos ng ating buhay. Huwag po natin gawing Diyos ang trabaho. Huwag po natin gawing Diyos ang business. Huwag po natin gawing Diyos ang ating school. At higit sa lahat, huwag natin gawing Diyos ang ating sarili. Ang ating pong Diyos, walang iba kundi ang ating Diyos sa langit. Ang ating pong Panginoong Jesucristo. Siya lamang po ang dapat masunod. At siya po ang dapat nating paglingkuran sa ating pong buhay. All our needs in life will be found on Him only. Only Jesus can satisfy our souls. Only Jesus can give us joy, peace, and comfort. Only Jesus can prosper us and give us godly and good success in life. Kaya nga, ano pong gagawin natin ngayon na habang may extension po ng lockdown? Maglingkod tayo sa Diyos. Mag-share tayo ng salvation online. Ano po? Mag-pray po tayo. Huwag mo ubusin ang maghapon mo sa kahihigalang, sa kanonood mo na kung ano-anong movie. Walang problema dyan. May time para dyan. Pero bigyan mo ng time ang Panginoon. Magbasa ka ng Bible mo. Ano po? Huwag lang tayo basta kain ng kain lang. Ano po? Tayo po ay maglingkod po sa Diyos. Let's come to Him in fervent prayer and persistent worship. This is the time for us to have fervent prayer and persistent worship sa ating buhay. And remember that He is the God of salvation, security, and sustenance. He is the God of salvation, security, and sustenance. Ang kaligtasan, ang pag-iingat, at yung provision sa buhay, lahat po yan nagagaling sa ating Diyos. Kaya nawa po, ngayong hapon na ito, napagpala tayo ng kanyang salita. The Lord thy God, according to Deuteronomy 31:6, na ating pong binasa, our God, He is our help, He is our haven, He is our healer, He is our headmaster, and He is our hope. Kaya muli natin basahin po ang ating text verse na magsisilbing encouragement sa atin. Ang sabi po, be strong and of a good courage. Fear not, nor be afraid of death, nor be afraid of this COVID-19. For the Lord thy God, He it is that doth go with thee. And remember this, He will not fail thee, nor forsake thee. God bless you. At nawa ang biyaya ng Panginoon ang sumating kong lahat. Tayo pinalangin.
Dakilang Diyos, salamat po sa hapon na ito na muli po kami po ay nakapag-aral ng inyong salita. We thank you, Lord, for the comfort ng mensahe that you are our true God, the Almighty God, ang Diyos na buhay. Ang Diyos na hindi na natiling patay. Ang Diyos po na nabuhay magmuli para po sa aming mga niligtas at para din po sa mga unbelievers na tatanggap po sa inyo bilang sa Panginoon na sarili na kapagligtas. Panginoong Jesucristo, salamat po sa mensahe na ikaw po ang aming help, haven, healer, headmaster, and hope. Nawa po, ingatan niyo po inyong mga anak. Lahat po ng mga kapasturan, miyembro, ang MPBBC members, Panginoon, ingatan niyo po sila, ilayo po sa anumang karamdaman. Sa banta po ng COVID-19, Panginoon, bigyan niyo po ng good health lahat po ng members po namin. I-provide niyo po ang kanilang pangailangan. At nawa po, Panginoon, kayo po ang mag-ingat po sa amin sa araw-araw. Nawa po, matapos na po itong lockdown na to at makabalik na po kami sa aming church building. Namimiss na po namin ang paglilingkod sa inyo ng sama-sama ng corporate worship and service. Nawa po ang mga anak po ninyo sa MPBBC, palaguin niyo po spiritually, alisin niyo po yung panlalamig, Panginoon, maging mainit po ang lahat sa paglilingkod po sa iyo. Matuto kami mag-akay ng kaliluwa pa, maging cheerful givers, Panginoon, magkaroon po ng desire lagi na paglingkuran ka sa aming buhay. Ingatan niyo po kami at sa darating na linggo uli, muli niyo po kami ingatan at gawin pong spiritual, Panginoon, at nandoon po na maging faithful kami sa inyong salita, sa inyong gawain, Panginoon. At i-provide niyo po ang pangangailangan po ng inyong mga anak. Salamat po, anuman po ang personal na panalangin po ng inyong mga anak sa MPBBC, kayo po ang Panginoon na magbigay ng katugunan ayon po sa inyong kalooban. Salamat po, mahal ka po namin. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Nawitin po natin yung thank you, Lord, mga kapatid. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Thank you, Lord, for answering prayers. Thank you, Lord, for thy tender care. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. At tawa po ang biyaya ng Diyos ang sumating pong lahat. To God be the glory. Salamat po. Mag-ingat po tayo. Kayo po ay lagi nasa panalangin ko. Namimiss ko na po kayong lahat. Nawa po nasa mabuti kayong kalagayan. God bless you all. Salamat po. To God be the glory.